Joke lang. Ito na may mga katanungan. Ready ka na ba? Yes, yes. Ito mula kay Jovelin. Ang hirap ng apelido mo. Arinke. Tama ba? Arinke, yes. Arinke. Hi po, Kuya John. Kuya John, kung ikaw po ba ang papipiliin, sino po ba ang gusto nyo? Uy, naka-hista. Maka-love team. And may solo album ka na po ba? Salamat po. Hashtag Jonatics. Ayan, kung wow. Meron kang pwedeng maka-love team. Maka-love team siguro si Kim Chu. Kim Chu? Bakit si Kim Chu? Chinita eh. Ah, mga ganyan na usapan ng ganyan. Kaya ba ni Kim Chu eh, nakita na. Sa taping lang ng The Voice Kids before. Doon pa lang pero hindi pa nagkausap. Yeah, sumo ba siya ma-meet? Sana. Sumo ba siyang ma-meet ngayon? Sumo ba siyang ma-meet ngayon? Andito siya? Actually, hindi. Wala. Ay, sorry. Pero kung sayang, di ba? Hindi natin masabi, baka nanonood siya ngayon. Umasa diba? Ako. Ayan. Okay lang yan. Umasa din kami dati. Ito naman, wala kay John Carlo Kabungkal. Hi, magandang hapon po. Hashtag Letters in Music. At kay Sir John Philip. Wow, sir na, na. Your voice is so wow. Napapatayo ako nung kumakanta ka sa The Voice. Hehehe. Ito po ang tanong ko. Ay, haba. Hindi pa pala yung tanong. No? Anong pakiramdam na napasama ka sa The Voice? At anong pakiramdam na maraming taong humahangas na sa'yo ngayon? Ayun. Yun. Bali, actually, yung feeling kasi once you make it into... yung mapasama ka pa lang sa nagba-blind auditions, masarap na eh. Kasi out of how many millions of people na sumali or nagpumila talaga sa competition na yun, isa ka sa mga napili nila to sing your heart out in front of the four coaches. Mm. So, kumbaga, yun pa lang, it's a blessing in itself na. And then, being part of Familia kay Coach Lea Salonga, mas, kumbaga, wow, mas na boost pa yung, kumbaga, yung confidence mo. You feel na, you know, you're at home, tapos talagang alaga ka, kahit na after ng show eh, ano pa rin kami, we still get together, kasama-sama pa rin, and then messages here and there. Ay, shit, sana makasama tayo sa Team Lennon. Eh, may tanong ako, ito bang pagsali mo sa The Voice is talagang pinlano mo siya ever since, o parang biglang nangyari na lang? Well, ano, nung first time talaga na naglabas sila ng teaser for auditions nga for The Voice, sabi ko, I'll give this a try. Kasi yung huling sali kong competition before was like 13 years old pa ako. Okay. And then, sumali ako sa... nag-try out ako season 1. I didn't get in. I think I was 24? 24 okay, years okay. old. So, malayong gap na. Tapos sabi ko, sige, I think I still have to work more on my vocal production, vocal technique, ano pang mga songs talaga na mas babagay sa akin. And then, yun, pinalad naman ng season 2. Ayos, ha? Kumbaga, lahat talagang pinlano at hanggang sa huli, yung hard work pa rin ang nanaig. Ayon. Yes, yes. Eto naman, wala kay Vinice Cortez. Bayuran. Ano yung bayuran? Bayuran. Ano po ang inspirasyon niya? Parang ibang, ano yan, ano? Ah, bayuran ba yung apelido niya? Sorry. Nakiwalay kasi. Ano po ang inspirasyon niya sa pagkanta? At gumagawa din ba siya ng mga kanta? Ayon. I wish I knew how to, ano, to write songs. Mm-hmm. Usually, I interpret songs. Pero, yun sana yung skill na gusto ko matutunan. Magsulat ng kanta. Kasi, especially me, I'm an old soul. Uh-huh. Mas gusto ko talaga yung lyrics saka yung music mag-blend together. Like your show, Letters and Music. Yun dapat eh, diba? Nagbe-blend well siya together. Like, yung mga old songs, yung George Canseco, Willie Cruz, ang gaganda talaga. Super tamang-tama yung melody sa bawat hagod nung musika at saka ng lyric niya. Pero in the process, nagtatry ka namang, siyempre, hindi na may iwasan, lalo may career ka na ngayon. Like, sumusulat ka naman ng mga kanta. Nagtatry ako with my a cappella group. So, usually, wow. Yung sa mga tono-tono, ganyan. Mm-hmm. Pero, writing the lyrics, wala pa ako sa ganong estado. Pero siguro yung hugot sa melody, medyo may something na rin ako na natutunan from that. Kaya medyo tumutulong ako sa grupo namin to arrange the music, ganyan. Kasama ka pala sa a cappella group? Yes, we're called the 10,000. So we're joining a cappella open 2016. Semifinals na po namin sa October 2, pagdasal niyo po kami. And hopefully if we get through the semifinals, we make it to the grand finals night, which is on November 5. Sa Meralco Theater siya gaganapin. Or I think,
from last year kasi Meralco Theater din eh. And this year's competition will be tougher kasi mas may international a cappella groups sila in-invite. Nako. So some from Taiwan, I think merong isa from Singapore. Pero ito ay Philippine-based competition. Yes, so sila Mr. Ryan Kayabyab and the Music School of Ryan Kayabyab, sila yung nag-arrange talaga nito. They started 2 years back pa. So 2014, yeah. Yun yung very first a cappella open experience ng group namin. Nako, abangan nga natin yan. Eto naman, susunod na tanong. Mula kay Enta, tama ba? Anita Ginting. Nice naman, idol! May mga originals ka na ba? Pwede bang mapakinggan? May mga originals na ba? Siyempre, ikaw talaga ang nagbigay ng rendisyon, ang tawag ba nun? Interpretasyon, tama ba ka? Yun. Hi, Nita. Wala pa akong original songs as of the moment, pero I'll work on that soon. Hopefully soon. Baka natin yan. Ito naman, parang puro yung pangaran nila, puro 33 letters. Okay, ito ang mga kay Maye Almario M. Apelido niya M. Hi, guys. Hi, John. Tell us something about the Philippines. The Philippines. Okay. So, Philippines kasi ayan, we had this event. Yung recent one was September 27 sa 12 mm-hmm. Monkeys. Ang nagtatag talaga niyan ay P4. There are four people lang na talagang mahilig sa OPM. So gusto nilang i-push through yung OPM just like Letters and Music and mm-hmm. Na gusto talaga nilang mas lumawak pa ang reach ng OPM dito sa of course sa bansa natin na when you look at Spotify makita mo sa mga top lists nila nandun mga banyagang kanta eh. Totoo yan ah. And then yun sana ang gusto natin ma-pierce through yung market which is the Filipino market na maano siya mapalawak pa natin yung pagtangkilik natin sa OPM. Pareho pala tayo ng layunin dito sa industriyang ito. Siyempre, parang nabalitaan ko na kapartner daw yan ng Pinas FM. Kapartner sa yes. Ng Pinas yes, FM. Yes, partner sila ng Pinas FM. Yung recent one, I think they covered it. And then, yeah, marami siyang media partners and one of the most supportive one is Pinas FM 95.5. Yun, okay, sir. Next time, kay Joe, tayo naman na mag-partner next time. Ha? At speaking of OPM, naku, original Pinoy music, I'm sure na gusto niya makarinig pa ng isa pang awitin mula kay Philip. Tama ba ako, mga kaibigan? Narinig mo ba yung sigawan nila? Narinig ko, yes, babawi po ako sa inyo with another OPM. Yung kanina, sabi niya kanina, di ba napapatayo daw siya? Nakatayo na siya ngayon. Tingnan mo sa camera. Ayun! Diba nakatayo na? Ayun tayo eh. Maupo ka muna. Upo ka lang. I-introduce ko muna ha, yung mga nasa bahay. Maupo muna kayo. Kaya hindi ko na kayo bibitinin. At alam ko naman gusto niyo ng tumayo. Kaya let's give it up again. Give the stage. Give the claps. Palakpak muna kayo. Palakpak. Yaon! Yes. Thank you. Palakpakan! Ibigay na natin ang stage kay Philip. Go! Thank you. Hello everyone, my name is John Philip Go and you are watching Letters and Music. Enjoy!